Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po ulit tayo sa ating zodiac sign reading collaboration of Genealogy 08 and Master Leo. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. And this month po ay pasok na po tayo kay month of Virgo since ngayon po ay August 28 na. Kung hindi ako nagkakamali, ano? Yes. So, doon po sa mga pinanganak na Virgo, kagaya po ni Presidente Marcos. Mm-hmm. Ayan po. At si Coach Phil Jackson ng Chicago Bulls mm-hmm. ay belated happy birthday po, lalo na dun sa ating mga patay. Kagaya po ni Presidente. Hello po sa lahat po ng manonood po ng Genealogy 08 at ng Master Neo. Welcome po sa ating astrology reading. Patungkol na po ito sa Gemini. Gemini. Nasa Virgo season na tayo. Yes. Eh, Gemini pa lang po ang reading natin. Tapos na tayo kay Aries and Taurus. Ngayon naman po ay kay Gemini. Okay. So, simulan natin ito. Si Gemini po is the third sign of the zodiac. Ano? Mm-hmm. So, nagsisimula po ang Gemini ng May 21st at umaalis na po siya ng June 20. So, ganun lang po kadali. Yun, ano? So, lahat po na ipapanganak dyan ay aming pong ipapaliwanag ang inyong mga personality. Mm-hmm. Ano? The Gemini is the sign of the twins. Yan po, no? So, doble karap po yan. Isang nakarap doon, isang nakarap yes. dyan. So, pero very interesting itong ating Gemini since siya po ay air sign. Ano? Mm-hmm. Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit very interesting ang mga pinanganak na mga air sign o Gemini. Ano? Okay, the ruling planet of Gemini is Mercury. Pag sinabi pong Mercury, yan po ay isa din pong water sign. So, movement din po ang pinag-uusapan niyan. Ano? Sa numerology naman po, ang Mercury po ay si number 5. So, doon po sa mga Gemini, kagaya po ng pinanganak si Admin Karina, ano? Diyan po yung pinanganak ng aking tita din, si Tita Cora. Ate Cora, ano ang tawag ko sa kanya? Ay June 5 din po ipinanganak. At mapapanood niya po ito. Hello, Ate Cora. Okay. At ang aking best friend, June 7 naman siya ipinanganak na nasa California. Hello, Ate Rose. Oh, hello, ating laging viewer po ni yes, Ma'am. Yes, of course. Ang tawag mo sa kanya? Ate Rose. Ate Rose. So, okay. Hello sa inyo po dyan. Ano, at malalaman niyo po ang inyong personality at kung ano po ang mga compatible signs po para po sa inyo. Okay, continue with the Gemini. Spring ends in the sign of the Gemini at papuntan po ito sa summer. Yung mga ikinalat po na buhay po ni Taurus ay si Gemini naman po ang magsusunod na mag-harvest. So, aalis na si Taurus. Ito naman po si Gemini. Okay, ang Gemini po is symbolizes speed and communication. Okay, bakit ba communication yan? Ano, magaling sa chismisan ba yan? Magagoy ang mga kaibigan nating Gemini yes. dyan. Ang bibilis ng mga yan. Ano, papaliwanag po natin yan dito. Chismisan naman ba talaga? Dito, sa kanila. Oo, dito sa kanilang personality. Okay, ang kanilang personality, ito, papasok na natin. Ano, meron po silang tinatawag na 3C. Yan. Ano ba yung 3C na yan, Master? Ang una pong C is curiosity. Yan po ang kanilang personality. No? Malakas ang kanilang curiosity sa lahat ng bagay. Meron po silang communication na tinatawag. Ano, ano ba yung communication? Hello, Darcy. Hello, sayo. Darcy. Nandito din ako. Okay, papaliwanag po natin yan. At huling-huli ay meron pong tricycle na dumadaan po dito sa labas. Grabe naman na timing. Ano? Okay, hindi. Ang huling-huli po na C is cruelty. Nako, yan ang tatlong sinema. Mapapaliwanag po natin yan. Okay, Ma'am Jane? Yes. Okay, para mas maging malinaw sa kanila, bibigyan natin sila ng limang negatibong katangian ng negatibo Gemini. Agad? Positibo muna tayo. Limang positibo muna para positive tayo. Okay, personality nila. Isa pa. Unang katangian ng mga Gemini, ito ay mapalalaki or mapababae. Okay. Masayang kausap ang mga Gemini, maganda ang kanilang pag-uugali, mahilig sa sosyalan, at may kanais-nais na personalidad. Okay, sumunod ay may talento sa paggawa ng tula, pag-compose ng musika, at mahilig gumuhit. Magaling din silang writer. Kasi nga, communication Bakit yung talent? Writers, ano? Si Jose Rizal po ay dyan po born. Yes. June
19 po at Year of the Rooster po pinanganak ang ating pambansang kamao. Ay, pambansang bayani. Bayani, okay. Ito kasi si Manny. So, June 19 po yan ang pinanganak. Si Manny sa Sagittarius po yung Sagittarius okay, po. Okay, so, okay, pangatlong positibong katangian ninyo mga Gemini ay likas sa inyo ang pagiging matulungin. Isusubo na lang ay ibibigay pa sa kapwa. Kala ko, anong subo yan? Okay. Ang pangapat ay hindi matatawaran ang pagiging tapat nilang kaibigan. Agree naman ako dyan. Marami tayong kaibigan na Gemini at masarap talaga silang kaibigan. Okay, kakwentuhan din, ano? Yes, kadaldalan. Okay. Kahit hanggang madaling araw. Okay, ang panglima ninyong positibong katangian ay likas na mapag-aruga at may nandun siyang kalingain ang lahat ng pinapahalagahan ninyo. Okay, limang negatibo naman. Tama ka. Para malaman naman ninyo, ha? Hindi tayo bias. Balansi tayo. Okay. Unang negatibong katangian ng mga Gemini ay mataas ang pangarap na minsan ambitious. Ay wala sa lugar. Asan ba dapat ang lugar? Na mapaghangad kasi sila ng mga bagay na mahirap makuha. Okay. Pangalawa, sila ang tipo ng taong madaling mahikayat kaya minsan ay napapahamak sila dahil dito. Agree kayo, no? Most of you, my friends. May experience sila sa kanilang lifetime, ano, pag ganyan na. Pangatlo, magaling sila sa salita. Yung gawa. Pagdating sa gawa, sumasabla. Ha? May ganun ba? Ayaw silang maging kaibigan ng ibang sign. Bakit? Dahil sa katangian nilang ito. Hindi naman lahat. Hindi lahat, kundi lang. Yung ibang sign lang, ayaw. Siguro kayo. Depende din sa araw, kailang pinanganak at sa buwan, sa taon. Okay, ang pangapat ay wala silang lakas ng loob na lumaban sa hamon ng buhay. Mabilis silang sumuko. Ha? Bakit ganun? Agree ka ba sa akin? Hello, okay. May sasabing katok mga misis. Bating na bating. Panglima ay ang Gemini hindi practical sa buhay. Bakit? Mayroon din silang nakaiintrigang personalidad na mahirap maintindihan. Saan ba galing ano yan? Galing na impormasyon niya mga nakuha. Kay katok mga misis. Okay, so yan po ang negative at positive sides po ng ating mga Gemini, ano? At continue tayo dun sa sinasabi ko po na curiosity, communication, and cruelty. Sila po yung tinatawag po na curiosity, na which is lagi silang curious sa lahat ng mga nangyayari. At yan po ang nag-i-spark po sa kanilang mental energy o mentality upang kumbaga hindi sila tumigil sa pag-alam ng mga bagay-bagay na kung saan ay yun nga po ay magi-spark ang kanilang curiosity sa isang bagay. So huwag kayong magtataka kung magtatanong po ang pinanganak po ng mga taong Gemini na kung ano ba yung suot nung dumaan na tricycle driver dun sa harapan natin. Ano yung suot-suot niya? Parang ganun. So parang doon sila nabubuhay. Sa curiosity. At since may curiosity sila, ang susunod naman po ay ang communication. So napakagaling po ng mga pinanganak po ng buwan na mga Gemini. Lalo-lalo na po patungkol po sa mga mind reading tuloy. Ano? Yung mga mind challenges. Ano? Doon sila magagaling. Kaya, yung mga riddle-riddle na yan. Magagaling sila sa ganyan. At since ang info po sa kanila, yan, yung binabanggit ko, hindi ko nasa dulo ng dila ako doon. Sabi ko, yung information po na nasasagap po nila ay mabilis po sa dumadaan po sa kanila. Since sila po ay air sign. Kagaya po ng mga radio station na kung saan ay by air po ang communication, ano, so gumagamit po tayo ng frequency. Ganyan din po ang mga Geminis. So maraming nga, mamaya babanggitin po natin ang mga celebrity na at mga journalist o kung sino-sino bang mga pinanganak ng Gemini, kaya kung para malaman nyo na talagang mga matatalino mga Gemini. At marami po akong kilalala. My heart goes. Okay, marami po kilala na mga lawyers o yung mga nagte-take po ng mga law
na ipinanganak po ng Gemini. Since magaling nga po sila sa communication. Mm. Okay, dun sa mga nagtatanong, ano naman po master yung cruelty? Okay, ang cruelty po, diyan po humahantong lumulutang po sa kanila ang pagiging cruelty po nila kung sila po ay talagang nasasaktan na. Pag sila ay punong-puno na sa'yo. Okay, yan. Yung umapalag ba, no? Yan. So, umapalag na kayo sila sa mga nangyayari. Which is, magkakaroon po ng tendency na maaari pong maging violente po ang kalalabasan. Since cruelty nga, no? Pag sinabi cruelty, yung walang awa. Yan. Since so, two-faced po ang mga Gemini, may dalawang klaseng Gemini kapag sila ay napuno na. Yes. Either puntahan ka nila, talagang bubuntalin ka nila ng gusto. Or yes, yung isa naman pa ay pwedeng iwan ka na lang niya sa ere nang walang sabi-sabi. Yes, okay. Parang kumbagay, I can just drop you like a hot potato. Wow, may potato pa. May potato. Okay, I will pick you. I will pick you and try you as a fried potato. Pag sila ay napuno na at talagang umayaw na sa'yo, I can just drop you like a hot potato. Yes, tama po yan. At tatalikuran ka na nila. So, hanggat nandyan sa inyo ang Gemini, hanggat sila ay nagpakasensya, talagang inuunawa kayo, ay i-acknowledge ninyo yan. I-appreciate ninyo. Pag sila ay nanawa, ay wala. Bye-bye na kayo. Yes, so isa po din na, so tapos na tayo sa 3C, so naipaliwanag po natin yan. Ang isa po pong katangian, no, personalidad, hindi ko alam kung positive o negative, pero sa akin ito ay positive, ay ang pagiging flirtatious ng mga Gemini, ano, yung mga flirty na communication, pangbawa pagsama-sama yung mga girls, o sama-sama yung mga boys, ano, boys na puro Gemini. Ah, talaga, sexy master niyo, ha? Meron po kasi, meron po ako mga friends din po na Gemini, kaya yung sinasabi ko. At nakakakita din po ako ng mga pinanganak po, o mga female, o female na mga pinanganak po ng buwan po ni Gemini. So, nakikita ko nga sa kanila, lalo lang nung bata pa ako, no, naririnig ko sa kanila, usap-usapan na gano'n, tawanan-tawan, kala ko naman eh, normal yun. Yung pala, dahil sign niya lang po pala, itong si Gemini. So, andun po. Mahilig sila sa mga green jokes. Green jokes? So, okay, so bigyan ko kayo ng tip doon po sa mga, si mga Gemini po, no, since kayo, kumbaga, nag-spark ang inyong emotional feeling pagdating po pag pinag-uusapan na po ang mga organs, adrenaline pagdating po sa mga flirty na usapan. Ang pinakamaganda pong spell po para sa inyo ay ang tinatawag po natin na SEX spells. Yan. Okay. So, para po maging mas, kumbaga, mas maging komportable kayo sa isang spell. Ay, yan yes po ang piliin mo. Totoo. Mas nagiging effective ang mga ritual na gagawin ninyo kung lalo na kung kayo ay Gemini. Actually, hindi lang naman Gemini. May iba pa. May iba pa pong mga signs. Na reading namin, malalaman ninyo yes yan, Revelation. Pero isa po ang Gemini na mainam gumawa ng sex spells dahil nagagawa nila ito effective. Okay. So, since kayo po ay Mercurial sign o vibrates o ruled by Mercury, kayo po ay mahilig po sa travel. At kumbaga yung meron kayong tinatawag na monotony, yun ba yun? Na tinatawag natin, ano, monotony, na tinatawag na hindi kayo napipirme sa isang bagay, ano, parang naboboring kayo. At gusto nyo, since kayo po ay movement, ay ready po kayong mag-transfer from one place to another or one relationship to another. So, ganun po kayo. So, same lamang po ng Mercury, ano. Lumilipat po. O, kung may chance kayong mag-travel sa ibang bansa, agad-agad i-take nyo ang opportunity yon. At the same time din po, kung magkakaroon din po kayo ng panibagong relation, ay agad din niya po i-grab. So, ganyan po ang mga Gemini. Which is, ang pinaka-punto po dyan, yung meron po kayong yung mentality niyo po ay kumbaga gumagana pagka marami po kayong mga challenges mentally, ano, parang mga Sagittarius din ito, ano. Ang mga Sagittarian din po kasi ay mga ano, kumbaga ano sila, yung go for the challenge pagka mentality ang pinag-uusapan, at the same time din po ay baka mental or physical. Ang Gemini naman po ay more on mentality, so yung power din niyo po ay ganon. Same lamang din po ni Virgo. So very interesting nga po itong si Gemini. Okay. Yes. So ano bang isa pang mga personality natin, Ma'am Jane? Okay. Ng Gemini?
nabanggit ko na yung limang negatibo at limang positibong personality nila, pero isa dyan ay ang kanilang pagiging masayahin. Mm. Yan ang isa sa mga pinakagusto ng kanilang mga opposite, ng manliligaw, ng kanilang nililigawan, yung kanilang pagiging masayahin at hindi sila nauubusan ng topic. Kahit sa ang larangan nyo sila dalhin ng usapin, ay lagi silang may masasabi at with sense kung sila ay kausap sa kahit na anong bagay. Okay, ang mga bagay po na, yung sa personality pa po ito, no? Ang mga bagay pa po na patungkol po sa mga damit, sa mga ito, tip lamang ito sa mga Geminis, ay mas maganda pong kayo ay tingnan, no? Tumataas po ang inyong charm pag po kayo ay nagsusuot po ng mga sleeveless na damit. Yeah. Oh. So madalas makikita po natin ng mga Geminis po na naka-sleeveless. Bagay na bagay po sa inyo yan. Lalong-lalo na po kung bagong ligo. Mm. Eh, paano naman ang mga lalaki? Sa mga lalaki, di ko yun. Panacho. Naka-spaghetti. Oh. alam mo na yun. Okay, so sa bahay naman, ay lagi kayong nag-change po din ng mga, kumbaga, kung meron po kayong kakayahan na magpa- renovate ng isang bagay, agad-agad niyo pong nire-renovate ito. No? Oh. So, hindi naman po lahat. So, kung wala pong pera, ay siyempre, master ako, Gemini, kaya lang, hindi ako nag-ano, ay wala ang budget pa. Mag-ano nga naman. Oh, kung may kakayaan. In other words, gusto kasi ninyo yung paiba-iba ng book. Yes. Madali kayong ma-bore. Pagkaganon. Prone kayo to boredom, kaya gusto ninyo paiba-iba kayo ng lugar or paiba-iba ng ayos sa kwarto nyo na lang. Aminin nyo yan. Aminin. Okay. Ang susunod, tapos na tayo sa personality. Sa mga careers naman, na careers ang tinatawag, ano, since kayo po ay mentally challenged at versatile in nature, ano, ang mga bagay po sa inyo, since kayo po ay magaling sa communication, curiosity, pwede po kayo sa mga Facebook account, yan. Pwede kayo mga admins. Pwede po kayo dyan. Sa speaking of, sa atin same, na lang, JDO008, dalawang admin natin dyan ay Gemini. Yes. Salesman, pwede din po, pagdating po sa mga Facebook account din po. Well, social media ba? Dyan kayong magaling, ano? Public relation officer, o teacher, writer, scientist, psychiatrist, pwede din po kayo, no? Journalism, yan. So maraming mga Geminis po tungkol pa sa career nila sa journalism. Mm-hmm. Career in television, kagaya po ni Shasha Padilla, yan. Sa mga movies, entertainer. Diyan kayo effective sa entertainment kasi nga yung inyong communication skills ay talagang very effective. Yes, so isa dyan si Pecto, yun. Komedyante, galing din na sa napapanood ko siya. Yung delivery ng kanyang ano. Oo, tawa ko na tawa sa kanya noon. Okay, sa radio station, pwede din po kayo. Pwede kayong excellent interviewers. O yan, actor. Gemini can take to fly planes and be a pilot. So yan na, in-English ko na. Good at typewriter. Yeah, so sa typewriter, okay din po kayo sa mga yan. Good writer ang mga Gemini. Yes, tama po. Si Jose Rizal. Yan, so type sa typewriter siya. Nabuhay sa typewriter din siya, namatay. Okay, so yan po ang kanyang career. Ang sunod naman po, as a friend. Okay, as a friend. Nakalagay dito that there is nothing that your Gemini friend cannot do. Oh, naku. Yes. He can make the impossible possible. Parang gano'n, ano? At maganda po silang kasama lagi sa pagka-travel. Since sa communication, okay, dandanan, chikahan. Yes. So, yung tita ko si Ate Cora. Yan. Hindi ka mabuboring pagkasama siya. Tuloy-tuloy yung salita. Kwento dito, kwento. Kahit traffic, di mo mapapansin yung usap na pala kayo. Yes. At yung ating friend na taga Las Vegas. Si Ma'am... Si Miss Gemini. Si Miss Gemini. Ay, naku, kahit na madaling araw. Ay, sige pa rin ang chika, no? Tama po yan. Okay, dito na tayo sa kanilang compatibility. Okay. Pakisabi nga po, Ma'am Jane, ang kanilang mga possible na mga compatibilities. Ayan na, ang pinakahintay ng ating mga flirtatious Geminis. Sa ating love life. Okay. Okay. Para sa inyong kaalaman, lalo na kayong mga single. Okay, sexually compatible kayo. Sexually, hindi lang relationship, pero mas magiging effective ang inyong relationship with your sexually compatible signs with kapwa Gemini. Gemini si Gemini. Sagittarius. Sagittarius. Aries. Leo. At
Scorpio. Scorpio. Ang Scorpio at si Cancer ay possible po na compatible po ni Gemini since si Scorpio at Cancer po ay water sign. Once na nag-chika-chika na ito si Gemini, ito naman si nadadala si Scorpio at saka Cancer. Hindi po siya pwede sa water sign na Pisces since sa mga Piscean po ay boring. Sobrang ano, sa mga Pisces. Sasabay sila, ngunit hindi nila kumbaga masyadong mabilis na itong si no. Itong si Gemini. So sa relationship po patungkol po sa love life ay in the end ay sa umpisa maaari po kayong mag-jive pero sa uli ay may stress po ito si Pisces dito po kay Gemini. Since Gemini nga air sign, kung may effort po, konting effort, may pupush pa po ni Gemini o nitong Scorpio upang mag-work po ang kanilang relation, ay mag-work po itong dalawang ito, no? Ang Cancer at saka ito pong si Scorpio. So, possible yung dalawang sign na yan, although ideally, hindi talaga naman sila match, pero possible na mag-work out so, with extra effort. With extra effort po. Kailangan talaga mag-effort. And the rest po ng Zodiac ay hindi po sila compatible, kagaya po ni Capricorn, which is, ito si Gemini, pag nakita niya din si Capricorn, physically, mentally, pag nagsalita si Capricorn, hindi niya magugustuhan ito. So automatic na po yun na, kahit hindi na po natin i-read po dito, mararamdaman. Pero nandito po sa channel na ito, o sa video nito, ang confirmation po niyan. Kaya nga po, hindi sila, kumbaga, kaya pala hindi po gusto itong si ganyan. So marirealize po ng mga Geminis po yan. Okay, si Capricorn hindi po bagay sa kanila. Itong si Pisces, hindi din po. Itong si Taurus. Yan. May nakikita po akong Gemini at Taurus, pero kung kayo po ay magkakatuluyan, maaari pong ang inyong birthday at ang inyong kapanganakan na taon ay maaari pong hindi po match po, ay match po sa inyo. So, pwede po mag-workout din ito, pero hindi po ganun ka-perfect. Okay, so, and the rest of the signs, ano? Okay. So, after po niyan, dito na tayo sa health and food. Ang the lungs too are not very strong. Ito, gaya na sinabi dito, hindi po strong ang mga lungs po nito. So, iwasan po ang mga naninigarilyo. At yung nakakalanghap din po ng puso. Ano? So, hanggat maaari ay i-out po natin ang smoking. Para po maging healthy po ang mga Geminis, ay okay-okay po sa inyong kumain ng mga apples, carrots, celery, raisins, spinach. Pwede din po sa inyo, green beans, and figs. Okay, ang mga colors po ninyo, ang lucky colors na dapat nyo pong piliin sa inyong pananamit, sa sapatos, sa underwear, sa napkin. Napkin talaga? May napkin, may kulay ba? Sorry. Taba ako kasi, plantations kasi. Okay. Yan po ay mga kulay lemon. Yellow, lemon. Yellow and green. Ang favorite color po ni Ma'am Jane. Okay, ang swerte pong numero po para sa inyo ay number 5 since kayo po ay ruled by Mercury. So, dun po sa mga pinanganak po ng June 5, kagaya po ni Ma'am Karina, ay pinakaswerte talaga sa iyo ang 5 at number 14 at 23. Since ikaw po ay pinanganak ng araw ng 5 plus Gemini pa, Mercury, so 5 po talaga kumpirmado ang pinaka-swerte. So double power po ang ibig po sabihin niya. So 5, 14 at 23. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating Gemini signs. Ang susunod ba po natin next week, ay sa na ba tayo? Kay Cancer. Cancer na po tayo. At bago po tayo magtapos, ay papakilala ko po sa inyo mga celebrities o mga sikat po ng mga artista o mga writers o mga personalities na ipinanganak po ng Gemini. Unang-una na po dito, so mapapansin nyo sa puro communication nito mga ito, no? Si Ma'am Pinky Webb. Okay, so pagdating po sa pagbabalita, yan, si Pinky Webb na po ay nandyan. Si Pecto, si Yam Concepcion, yeah, kita nyo, Casey Montero, kita nyo, talagang magaling magsalita yan. Sa ibang bansa ay si Donald Trump, June 14 po ang birthday, at ang nasira pong actress na si Marilyn Monroe, June 1 po ay pinanganak. Si Ryza May Dizon, yung maliit po na bata na sa Channel 7, ano, ang galing po niyang mag-host, batang-bata pa. Very witty. Kita nyo naman. O, si Morissette Amon, si Baron Geisler, si Sasha Padilla, si Nora Honor, kita nyo naman, no? Si Celia Rodriguez, kung kilala nyo po ito. Si Jody Santa Maria, si Maricar Reyes, si Carla Abellana, Sam Melby,
Camille Prax, John Estrada. Kita nyo naman, pag nagbato ng joke ito si John Estrada, di ba? Flirtatious, di ba? Okay, Rochelle Pangilinan, si Sex Bomb. Okay, alam nyo na. Kapag kausap nyo po ang mga Geminis at pag-usapan nyo po ang mga gano'n, ano? At sila po ay talagang, mag-hiker mga yan. Si Cherry Pie Picache, si Gestoni Alarcon, si G. Tonji, at si Rupa May Quito. Kita nyo naman si Rupa May, di ba? At syempre pa. At syempre pa, si Ryan Bang. At in the end, ay si Jose Rizal. Kita nyo. Ang ating so, national hero. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating Gemini reading for the day. Abangan po next week ulit. Inuulit ko lang. Abangan po next week ang mga pinanganak po ng Cancer. Yan yes. Po. Okay, so maraming salamat po sa lahat po ng nanonood for today at the kung meron po kayong mga comments and suggestions ay paka-comment na lamang po sa ibaba. Paki-share na rin po at paki-like po ang ating video. Yes. Ma'am Jane? Okay. Okay, para doon sa mga bago pa lamang sa channel namin pareho ni Master Neo, paki-visit po ang channel ng bawat isa sa amin at mag-subscribe. Paki-like and share po ang ating mga videos para po doon sa mga nangangailangan ng birthday reading, compatibility reading at mga ritual na kailangan ninyo sa inyong mga relasyon na iba't ibang sitwasyon ng inyong relasyon. Okay. At dahil pera pa po sa kami po ay bagong kulay ay magkakaroon po kami every week po ng mga live readings po patungkol po sa inyong mga signs. So kung gusto niyo pong malaman yan ay manood po kayo ng live chat po dito lamang po sa Genealogy 08. Okay, hanggang sa muli po, dito po nagtatapos ang ating video for today. Ito po si Master Neo, ang inyong Master Astrologer, Numerologist, at Spellcaster na nagsasabing everything is already written in the stars. At ito naman po ang official at ang nag-iisang Genealogy 08 na nagsasabing be positive, stay positive, and keep the positive energy alive. Okay, hanggang sa muli po. Bye-bye. Bye.